Magandang araw at magandang gabi sa inyo lahat, mga kalihim. Shoutout po sa mga bagong subscriber at sa aking mga subscriber. Maging sa mga silent viewers, maraming salamat po sa support. At kung bago pa lamang kayo dito sa akin channel, mga kalihim, tayo na pong ilike ang video na makakatulong sa inyong pamumuhay. At mag-subscribe na po dito sa akin channel, Salitang Lihim. Maraming salamat din po sa patuloy na hindi nag-i-skip ng ads. Disclaimer lamang po na ang video na ito ay para lamang sa mga nais ang ganitong mga content na kagaya nito. Pakiskip na lamang po ang at hanapin ang nais ninyo na video dahil ito ay sa mga naniniwala at naisubukan pag-aralan para sa kanilang pamumuhay. Kayo ba ay may mga gamit na napabayaan at hindi napakain ng ilang araw o buwan o maging taon ang binibilang na hindi napakain man lang ito? Narito po ang salitang lihim po pamuling mabuhay o magkaroon ng muli ng enerhiya, ang inyong tangan o medalyon. Ulit-ulitin na lamang po ang video na ito kung sakaling hindi din po naiintindihan. Salamat po. Siguro din lamang na kayo ang personal na nagdebosyon dati ng inyong medalyon dahil kung hindi ay di ninyo magagamit ang orasyon na ito na pampabuhay muli. Kung bago pa lamang kayo dito sa aking channel ay huwag pong kalimutang mag-subscribe at i-like ang mga video na aking ibinabahagi kung inyong ito ay magustuhan. At pakiclick na rin po ang bell icon, piliin nyo po yung all para automatico kayong ma-update o ma-notify kapag mayroon po akong bagong upload na videos. Maraming salamat. Sa pagpapatuloy, huwag magbakasakaling gamitin muli ang inyong mga gamit o tanga na hindi muli ito nabubuhay dahil baliwala lamang po dahil ito ay wala nang enerhiya. Ito ay dapat na napapakain sa tamang oras o araw. Ito ay tinuturing na buhay o buhay dahil ito ay inyo nang nataniman ng espiritu na nagiging gabay o proteksyon. Ang ibang gamit na napabayaan ay di napapakain kung inyo nang mapapansin ay nawawala na lamang sa inyong pangangalaga o hindi ninyo na namahanap o mahahanap. Dahil po ito ay umalis na sa inyo o nagpunta sa pwesto na lugar o lugar na hindi ninyo madaling makikita. Huwag na pong magtaka dahil ito ay mas likas na buhay na sa sandaling ito ay nadebosyonan nyo na po dati. At hindi po tamang ihabilin sa iba ang inyong tangan o medalyon at hindi din po dapat na iba ang nagpapakain ng inyong medalyon. Kayo po ang personal na magpapakain ito at magdedebosyon. Hindi ibig sabihin kapag napasa iyo na ito ay mananatiling buhay ang gamit. Kaya nga, kapag inyo lang nasimulang debosyonan ay hindi maaaring ilayo sa katawan ng inyong tangan, lalo na ito ay inyo nang napapakain. Kung kaya wala din buhay ang medalyon, kung ito ay debosyonan o mapakain ng iba. Kaya mali ang ipadebosyon nito sa iba o pinagbilhan ninyo na antingero, antingera at maling gawain ang bubuhayin ang gamit sa mas mataas na halaga. Ito po ay mali-mali. Ngunit nasa inyo kung inyo pa rin pong bibilhin sa presyong gusto nila. Kung magkagayon ay akin pong ibabahagi naman sa inyo ang pagpababalik ng buhay ng inyong gamit kung sakaling ito man ay isalin sa inyo ang gamit o inyong bilhin
Narito po ang salitang lihim. Ito po ay magsisilbing magiging panawag sa gabay espiritu na dapat ay nasa inyo ng medalyon o gamit. Ang prosesong ito ay makapagpapakulong ng gabay sa inyong gamit upang dito ay manahan ito. Tandaan na pagkabigkas ng salitang lihim na ito ay iihip ng 3 beses sa inyong gamit o medalyon. Sa pagsisimula, magdasal po muna ng isang Ama namin, isang Abaginong Maria at isang sumasampalataya. At pagkatapos, ito na po ang salitang lihim. Satur are potenet opera notas adonatam te hop ognat saug natrex Christum Deum in Deum mium abam abelim abeis abeiste mamaam damaam imimaam galgap nadigal asaks saksa saks saksaks adna salim kay kapanigal asaks saks, 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 adna, sili. Kakay pananigan, memak, maiksak, masak, masut, kaigig, aywe, aywa, aywe, Uwea, ayuya, eak, li, eok, ayohaw, ha, aha, ha. 3 beses po itong uusalin. At pagkatapos ay pwede nyo na pong pakainin ng Martes at Biyernes muli ang salitang lihim na ito o oresyon. 6:00 po ng hapon ang pagpapakain lamang. 6:00 po ng hapon lamang. Maraming salamat hanggang sa muli, mga kalihim.